You gave your life. Tayo po yung manalangin, tayo'y dudulog sa ating Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Dakilang Diyos, salamat sa lahat ng kabutihan niyo sa umagang ito, Panginoon. Biyaya ang umagang ito dahil napakaganda ng sikat ng araw, Panginoon. Para sa amin, napakalaking biyaya, Panginoon. Lord, narito po kami nananambahan sa iyo, Panginoon. Dahil aming dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, aming hihilingin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na bigyan kami ng karunungan upang aming magamit sa araw-araw sa aming buhay. Lord, sa aming Panginoon, pananambahan sa umagang ito, karunungan, Panginoon, ibigayin niyo po sa amin ang basbas, Panginoon, upang kami gabayan sa aming gawain. Mula sa aming song leader, sa aming mga backup, sa aming musician, at sa aming pastor na siyang maghahayag ng mabuting balita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila sa aming lahat. Pagpalain niyo rin po kami sa umagang ito, Panginoon. Maraming maraming salamat. Amin kong binabalik sa iyo ang mataas na papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amin. Good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating gawain at sa ating mga nasa sa ating mga tahanan. Magandang umaga rin po sa inyo. Sabayan niyo po kami sa aming gawain. At amin na pong sinang church purpose, living worship, boosting Jesus, living the Holy Spirit. At sa ating church declaration, we do our best to love God and to offer living sacrifice to God and to serve people the kingdom of God to the very end of the earth. Tatawagin po natin ang ating atin na pong ibinabalik sa ating song leader.
Sabay-sabay po sa tayo sa Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who has received the power of the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, crucified, died, and buried, descended into hell, in the third day rose again from the dead, to heaven, sit the right hand of God, Father Almighty, and the dead, believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, for the forgiveness of sins, resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ating pong tinatawagan para sa prayer for worship si Brother Hernan. Tayo po ay muling manalangin para sa pagsisimula ng ating pagpupuri sa Panginoon. Amang banal naming nasa langit, muli po kami naririto sa iyong banal na tahanan. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Salamat sa umaga na sa mahimbing naming pagkakatulog. Kami ay muling nagising. Binigyan mo kami ng buhay. Buhay na mayroong pag-asa sapagkat nais ka naming pasalamatan, Ama. Sambahin sapagkat ikaw lamang ang totoong Diyos. Pasalamatan ka, Ama. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Sapagkat kung wala ka, Ama, walang silbi ang mabuhay. Sapagkat ikaw lamang ang pinagmumulan nito. Lord, maraming salamat po. Diyos ko, sa lahat po ng gagamitin mo sa gawain ito, mag-umpisa po sa aming presider, sa song leader, sa mga manunugtog, at ang aming pastor na siyang magbibigay at bubusugin niya na naman tayo ngayon, Panginoon, ng ating pagkain espiritual. Sapagkat siya lamang, hindi siya nagsasawa, Panginoon, sa paglalahad ng iyong banal na salita. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga kasama namin, mga kapatiran, na wala pa po sa mga oras na ito. Idako mo po sila rito, Panginoon, nang walang pag-aalinlangan na may kusang loob na magsamba para sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Amin pong ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri sapagkat ikaw lamang ang nag-iisang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating si Jesus. Amen. Okay, handa na po ba tayo para sa ating message at tatawagin na po at sandali. At ating ibinabalik sa ating song leader para sa ating pagkakanta. Amen! Handa na po bang magpuri ang bawat isa? Amen! Mapalad tayo dahil nandito tayo sa mga oras na to.
Kaya ibigay natin yung lahat sa ating Panginoon. Continue to worship our Lord. Tunay na ang Diyos natin na hindi nagbabago. Siya ay totoo. At kung ikaw ngayon, ano man yung nararamdaman mo, alam ng Diyos yan. Nakikita niya yung puso ng bawat isa. Anumang sakit,
anumang lungkot, anumang pagkakaabala, pag-aalinlangan, alam ng Diyos ang nararamdaman mo. God, continue to worship our Lord. Patuloy nating ibigay sa Kanya ang lahat. Dahil lang Diyos natin, di siya nagbabago. Minahal tayo ng Diyos simula sa una, simula sa umpisa hanggang ngayon. Kaya pagpatuloy mo yung paniniwala sa Kanya. Let continue to worship Him. I-surrender natin kay Lord ang lahat. Huwag tayong matakot, ipagkatiwala sa Kanya. Dahil kayang-kaya ng Diyos, talunin kung ano man yung problema mo. Dahil mas malaki ang Diyos natin kaysa sa anumang pinagdadaanan natin sa mga oras na ito. Sabay-sabay nating awitin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. You hold my hand, you know.
before you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Lord, ano nga pa yung Lord at dalangin ng bawat isa pa yung Lord, kayo pa yung Lord at patuloy na yumaka pa yung Lord sa bawat isa pa yung Lord, at naniniwala kami pa yung Lord na ano man yung karamdaman na nararamdaman ng bawat isa pa yung Lord ay ibibigay namin sa inyo pa yung Lord, dahil kayo pa yung Lord ang magbibigay pa yung Lord na tunay na kapangyahan pa yung Lord at tunay na kalayaan pa yung Lord na hinahanap pa yung Lord ng buhay namin ito, Panginoon Lord. Tang sa'yo lamang, Panginoon Lord, namin matatagpuan, Panginoon Lord, ang lahat ng ito, Panginoon Lord. Ang tunay na kapayapaan, Panginoon Lord, ang kapanatagan na kalooban, Panginoon Lord, ay patuloy namin hinihingi, Panginoon Lord, sa mga oras na ito, Panginoon Lord. Tulungan niyo, Panginoon Lord, ang bawat isa, Panginoon Lord, na patuloy na magtiwala, Panginoon Lord, sa kabila, Panginoon Lord, ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon Lord. Ikaw, Panginoon Lord, ang Diyos na buhay. Noon at ngayon, Panginoon Lord, ay patuloy kang mananatili, Panginoon Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord. Yes, kapatid, let's continue to worship our Lord. Ipagkatiwala mo sa Kanya kung ano'y nararamdaman mo. Dahil lang Diyos ang magliligtas, ang magpapagaling kung ano mang sugat yung nararamdaman mo. Walang imposible sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Sabihin natin kay Lord sa mga oras ito yung nararamdaman natin. Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Jesus, you're all I need. I believe you're my portion.
Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, na pinagkatiwala ninyo sa pagkakataon na ito, Panginoon, Lord, na patuloy ka naming itaas, Panginoon, Lord, at dalangin namin, Panginoon, Lord, na patuloy kang kumilos, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Pagamat, Panginoon, Lord, hindi namin alam, Panginoon, Lord, yung mga nararamdaman, Panginoon, Lord, ng bawat isa, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, Lord, ang magbigay, Panginoon, Lord, ng kalinga, Panginoon, Lord, at naniniwala kami, Panginoon, Lord, na sa oras ng problema, Panginoon, Lord, ay patuloy niyo kami palalakasin, Panginoon, Lord, kung kaano makalaki, Panginoon, Lord, yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, Lord, ikaw ang siyang patuloy na nandiyan, Panginoon, Lord, at alam din namin, Panginoon, Lord, na pagtatagumpayin niyo kami, Panginoon, Lord, alam namin, Panginoon, Lord, nakasama ka namin, Panginoon, Lord, at dalangin namin, Panginoon, Lord, na kayo ang patuloy na magpala, Panginoon, Lord, sa bawat isa, Panginoon, Lord. Alam ninyo, Panginoon, Lord, ang puso nila, Panginoon, Lord. Ang dalangin nila, Panginoon, Lord, ay patuloy niyong tinggin, Panginoon, Lord. At nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, Lord, na patuloy na mararanasan ng bawat isa, Panginoon, Lord. Siya'y namin pinagkakatiwala, Panginoon, Lord, na sa buong buhay namin, Panginoon, Lord, ay siyang patuloy ka laging nandiyan, Panginoon, Lord. Ano man, Panginoon, Lord, yung karamdaman, Panginoon, Lord, na nararamdaman namin, still, Panginoon, Lord, hindi ninyo kami pinapabayaan, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na ikaw, Panginoon, Lord, ang may taas, Panginoon, Lord, at magpatuloy kami, Panginoon, Lord, sa pananampalataya, Panginoon, Lord. Sa'y namin pinagkakatiwala ang lahat, sa'y namin ibinibigay, Panginoon, Lord, ang mataas sa papuri at pasasalamat sa tayong pangalan, Jesus. Amen. Okay, na-bless po ba ang lahat? Para napakasarap umawit, ano? So, ngayon po ay atin na pong, handa na po ba tayo na makinig ng mabuting balita ng Diyos? Tatawagin na po natin ang ating pastor, si Pastor Rodel Gapas. Magandang umaga. Okay. So, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay. So, ngayon ay araw ng araw ng Linggo. Parang naano na tayo, ano? Araw ng pagsamba para sa ating Panginoon. Bukas ay November 1. Okay. Araw ng araw ng mga buhay at saka araw ng mga patay. Kasi parehas naman nagdiriwang, di ba? O, nagdiriwang yung mga patay, nagdiriwang din yung mga buhay. Di ba? So kaya lang bawal yung dalaw. Tama? Hayaan nyo yung sila naman yung dumalaw sa... Tama? Tama ba? O, sige, palakpakan muna natin yung ating Panginoon. Okay. So, masaya tayo na lagi tayo nagsasama-sama para sa ating Panginoon. Sapagkat iisa na lang naman yung ating layunin. Sabi nga, the chief of men is to worship and to glorify God. Amen? So kaya tayo naririto. So sa lahat, maging sa mga sumusubaybay sa atin ay wini-welcome po namin kayo at harinaway huwag kayong magsasawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. At lagi po namin pinakikiusap na kayo man ay naririyan, harinaway manatili kayo sa iyong kinaroroonan at manatili na makinig sapagkat sa maikling oras at panahon ay matatapos din po natin ito. Okay? So sana lahat kayo ay kung paano kayo pumupunta ng simbahan, ganun din sa bahay ninyo. Okay? At sa lahat ng naririto ay tayo po yung makinig at wala ho muna tayong mag-istorbuhan kahit sa mga, kung kayo ay mayroong mga cellphone, i-off nyo po muna sapagkat ito ay araw ng pananambahan. Amen? Okay. So, yung ating pag-aralan, we can be sure that Jesus is listening to us. Amen? So, maniwala tayo na yun yung katotohanan na makatitiyak tayo na ang Diyos ay nakikinig
sa atin. Okay? Yung ating Panginoong Hesus. Naniniwala kayo na nakikinig ang Diyos? Nararamdaman ba ninyo na mayroong hangin? Nakikita nyo ba ninyo ang hangin? Paano mo napatunayan na hangin yun? Di ba? So, ibig sabihin, sabi dito sa atin, makatitiyak tayo na nakikinig sa atin si Jesus. Kung yung hangin na nga ang may gawa ang ating Panginoon, eh ang ating Panginoon Jesus, na nakatitiyak tayo na tayo ay kanyang pagkikinggan. Okay? So, sabi niyan, let us come to Jesus that He is really the one we are going to. Okay? So, sana, sa pagpunta natin kay Jesus, siya talaga yung sadya natin. Siya talaga yung pupuntahan natin. Amen? Kasi minsan baka lumalapit tayo sa Panginoon, iba naman yung sadya natin. Sa panahon, inyong mapapansin na iba-iba yung sadya ng tao. Kayo ngayon, ano yung sadya nyo rito ngayon? Okay, to worship para sa ating Panginoon. Kaya sabi niyan, lumapit tayo kay Jesus na siya talaga ang ating pupuntahan. Diba? Makikita natin yan mamaya na sa ating babasahin na talagang si Jesus yung sadya mo. Siya talaga yung pinupuntahan mo. Hindi ako, hindi kayo. Diba? Kayo ay pumupunta dito ay para kay Jesus. Ang ganda ng awitin natin, diba? I believe you are my healer. Diba? So, ang Panginoon yung ating tagapagpagaling. Eh kaya, alam natin kung bakit kayo ngayon naririto, hindi dahil sa akin at ako ay naririto, hindi dahil para sa inyo. Naririto tayo para sa Panginoon. And then, tayong lahat ay naririto is to fellowship. To encourage one another. Okay? So, buksan natin yung ating mga Biblia at sama-sama po tayong magbabasa sa aklat ng Mateo, chapter 9, 27 hanggang 31. Pwede pong lahat ay tumayo at kumuha po ng inyong mga Biblia. Tayo pong lahat ay magbabasa. Sa mga sumusubaybay, ay amin rin po kayong inaanyayahan na kunin ang inyong mga Biblia at tayo lahat ay magbabasa. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Say amen kung kayo po ay nakuha na yung talata na ating nababanggit. Okay. So, 27. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag, sumisigaw sila na ang wika, Anak ni David, mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Opo, Panginoon, sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Purihin yung pagkabasa ng salita ng Diyos. Panginoon, kami po'y lumuluhog, dumudulog sa inyong harapan. Panginoon, tulad ng aming pamagat, Lord, na kayo ay nakikinig sa amin. At harinaway, Panginoon, yung bawat sadya namin, kayo yung sadya namin. Kayo ang aming pupuntahan, Panginoon. Panginoon, ano pa man. Lord, salamat sa pagkakataon na lagi niyong binibigay sa amin. Naway itong mga talata na aming nabasa ay maging hamon sa aming paglilingkod sa inyo. Lord, maraming pong salamat sapagkat kayo ang buhay namin. Kayo o Diyos yung nagpapagaling sa amin, hindi lamang sa physical, maging sa spiritual ng aming buhay. Emotional, kami o Diyos sa iyong pinagagaling. Salamat sa pagkakataon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay? Pahintulutan po muna nyo dito, nabasahin ko ito dito sa talata. Okay, sa baka yung iba kasi na mga sumusubay nyo ay magkakaiba tayo ng salin. So, basahin ko po muna ito sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Ano po yun?
27 to 31. Okay, salamat po. Sabi ho riyan, 27. When Jesus was leaving there, two blind men followed him. They cried out, "Have mercy on us, son of David." 28. After Jesus went inside, the blind men went with him. He asked the men, "Do you believe that I can make you see again?" They answered, "Yes, Lord." Then Jesus touched their eyes and said, "Because you believe, I can make you see again. It will happen." Then the men were able to see, but Jesus warned them strongly, saying, "Don't tell anyone about this." But the blind men lived and spread the news about Jesus all around that area. Okay? So, ito ay sa panahon na yaon, tulad ng ating nabasa, yung ating Panginoong Jesus, siya ay umalis at dito sa lugar na ito, sa kanyang pinuntahan ay mayroong dalawang bulag. Tama? Two blind men. So, itong bulag na ito, ang kagandahan dito ay sila ay sumunod kay Jesus. Liban sa pagsunod, talagang nangungulit itong dalawang bulag. Di ba? Hindi kailanman nila nilubayan yung ating Panginoon. Hanggat hindi nila nakukuha yung kanilang kailangan. Again, sabi natin kanina, sino yung sadya nila? Sino yung kanilang pinuntahan? Walang iba kundi si Jesus. At sabi natin sa ating pamagat kanina, we can be sure that Jesus is listening to us. So siya ay makikinig o maririnig niya tayo. Ano ang sinabi po ng bulag? Jesus, son of David, have mercy on us. Sabi niya dito, mahabag kayo sa amin, Panginoon. Kung papansinin po ninyo yung bulag, sumusunod, maging pagpasok ng bahay, andun pa rin sila. Sapagkat alam nila yung sadya nila kung sino. Wala silang pakialam kung sino yung kasama ni Jesus sapagkat ang alam ng bulag, ang aming sadya, hindi kayo. Ang sadya ko dito, walang iba. Ang sadya namin dito ay si Jesus. Nakapokus ang kanilang isipan. Ito mga kapatid, minsan, pag pumupunta tayo ng ospital, pumupunta tayo sa paggamutan, pag mahaba yung pila, nadi-discourage tayo. Hindi mo sure kung ikaw ba talaga ay magpapagamot o hindi. Kasi nagkakaroon tayo agad ng dalawang pag-iisip. Di po ba? Pero itong bulag na ito, alam nila na ang kanilang sadya, yung kanilang pupuntahan ay si Jesus. Amen ho? Hindi sila nagpa-epekto doon sa lugar na kanilang, sa kanilang pagsusunod kay Jesus. Tandaan natin ang bulag ay napakahirap. At susundan mo si Jesus, susundan mo pa sa loob ng bahay, ito ay sadyang napakahirap. Sana tayo, di ba, naranasan niyo yun, pagpupunta kayo sa bawat lugar, may sadya kayo, pero anong nangyayari, minsan napipikon tayo, inip tayo, sa susunod na lang, daming tao. Yung sadya mo, napupornada. Na dapat mangyari, hindi nangyari sa iyo ngayon sapagkat umaatras ka at sumusuko ka sa sadya mo. Di ba? Ito yung karakter ng nating mga Pilipino. Ugali ng tao, pag ikaw ay napikon, talo ka. Di ba? So, ang ating dito, itong bulag na ito, walang paningin. Pero tayo mayroong kumpletong paningin pero ang bilis-bilis nating ma-discourage. Ma-stumble. Hindi na tayo nagpapatuloy. Pero yung bulag sila'y sunod ng sunod ng sunod ng sunod. Sapagkat andun sa heart nila, yung willingness nila na gusto nila ay tama? So maraming mga tao ngayon umaatras sa kana. Diba? Ayaw ko na. Pero makita po ninyo yung bulag na ito, pag alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya. O diba, sa ganon, pag kayo ay sinusundan-sundan, nakakapikon. Nakakainis naman ito, sunod ng sunod. Diba? And then, makita nyo po dito, din sinabi dito,
Sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag, sumisigaw sila ng wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus. So sinusundan-sundan, baging pagpasok sa loob ng bahay ni Jesus, andun na naman uli yung bulag. O, di ba? Andun naman uli sila. And then sabi mo dito, natakot ako ha. Di sabi dyan, tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" O tingnan niyo po yun ha. Alam nila talaga kung sino. Alam nila kung sino yung pupuntahan nila. Kilala nila kung sino yun. Di ba? So inyong makikita, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito sa inyo? Di ba? Maniniwala ba kayo na magagawa ko ito sa inyo? Sabi naman ng mga bulag, magagawa, sabi ng mga bulag, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay magagawa, may magagawa sa inyo ngayon? May mga bagay natin na marahil ay hindi magagawa niya. But ang awitin natin kanina, there is nothing impossible to God. Amen ho? Sa buhay natin, alam mo yung sadya mo, alam mo yung pupuntahan mo, alam mo yung tao na yung tao na yon. Naniniwala ka, tulad kay Jesus, naniniwala ka na siya lamang yung makagagawa ng isang bagay na kakaiba sa iyong buhay. Dahil ang bulag, napakahirap yung pagalingin. Sa panahon natin ngayon, ang kailangan mo, operasyon. O di kaya liban na lang kung may mag-donate ng mata. Di ba? Kilala niyo po yung artista na namatay na taga Samar na maaga pa. Pero naibigay niya yung kanyang mata doon sa isang bulag. Okay? So, again, ang kanila naman lang naman dito, sabi ng mga bulag, "Son of David, have mercy on us." Tayong lahat dito, di ba natalakay din nating nakaraan, parehas din po ito nung tumawag yung sampung kitungin. Di ba sabi naman ng sampung kitungin, "Son of David," ay hindi naman "Son of David," sabi Jesus, tinawag nila si Jesus as a master ng kanilang buhay. And then, ang nangyari doon, sabi ng sampung kitungin, "Have mercy on us." So, yung tong bulag naman, ang hinihingi naman nila dito ay gumaling yung kanilang paningin na mapanumbalik. Okay? So, tingnan natin. Sabi dito sa ating panimula, sa Isaiah 9:6-7, "A child has been born to us." Ito ay yung propesya. Okay, doon kay Isaiah. Naganap ito sa panahon po, dito na itong ating tinatalakay sa Matthew. Ito yung propesya na naganap po na si Jesus. Sabi diyan, "A child has been born to us." And then sabi diyan, "God has given a son to us. He will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful Counselor, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace." And then sabi diyan sa 7, sabi niya dito, "Power and peace will be in His kingdom and will continue to grow forever. He will rule as king on David's throne and over David's kingdom." Okay? Kung inyong titingnan, ang sinabi po dito ng bulag, "Son of David." Oh. Alam niyo ba yung Son of David? Ito po ay sa pamamagitan po sa angkan po ni Jesus, ang tinatawag nila dito ay si Jesus, Son of David. Okay? So gusto ko lang po sa inyong patunayan bakit sumasabi po si yung dalawang bulag, bakit tumatawag sila ng Son of David. Ito yung propesya na ito ay ito yung nung panahon ay hinihula ni Isaiah na darating ang kanyang pangako na ibaglilihi yung dalaga na walang iba kundi si Maria. At ito yun. Okay? At ating titingnan dito sa aklat ng libang kay sa Isaiah, sa Matthew 1:17, ito po sa 1:17, "List of genealogies of Jesus Christ." So tingnan niyo po yun. Binibigay ko lang po itong konteksto na ito sapagkat bakit ko ba ito tinatalakay? Kung bakit ko ito tinatalakay, sapagkat nagsabi doon yung bulag, "Son of David."
nire-recognize niya na si Jesus, ha, na si Jesus ay nagmula sa angkan ni David. Siya ay anak ng Diyos. So alam ng bulag yung kanilang pupuntahan. Alam ng bulag yung kanilang sadya kung sino. Kilala nila bakit nabibigkas nila Son of David. So yung talata, hindi ko nalilagay, mahaba ho yan. Yung po yung talaan ng angkan ni Jesus. Sabi diyan, List of Genealogies of Jesus Christ. Yung chapter 1 ng Matthew, kung inyong papansinin dyan, 14 na salin lahi ho yan. Okay? So, and then, dito pa rin po, inyong mapapansin sa 21 verse na ng Matthew, akin lang dito tinutuko yung binanggit nila na salin. Okay? So, sabi dyan sa 21 verse 9, ito naman ang kanyang sabi, kaya't pumunta kayo, 22 yung nabasa ko. 21 verse 9. Sabi diyan, nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ito yung pagpasok ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. The people were walking ahead of Jesus and behind him, shouting, praise to the Son of David. God bless the one who comes in the name of the Lord. Okay? Pwede turn on me. Then sabi ho riyan, wala na ba iyan? Oh, wala na. Ito po ang at ito pong ating binasa dito ay yung matagumpay na pagpasok, okay, ni Jesus sa Jerusalem. Triumphal entry into Jerusalem of Jesus Christ. Ito yung kanyang pagpasok. Kaya pag sinabi Son of David, walang iba kundi si Jesus. Okay, so maliwanag na sa atin. So ngayon, itong bulag na ito, patuloy silang sumusunod ng sumusunod. Okay? Oh, sabi ho riyan. And then mayroon tayong mga pag-aaralan ngayon na ilang bagay lamang po ito, 5, pero madali lang ito. Okay, 5 po. Sabi dito, there are 5 things that God certainly responds to when we approach Him. Okay, ayan. So, 5 bagay. There are 5 things that God certainly responds to when we approach. So, tulad ng ating nabasa kanina tungkol doon sa 2 bulag. Mayroon po silang 5 bagay na ating makikita sa kanila. Okay? Sana tayo, kung mayroon kayong sadya sa Diyos, gawin ninyo yung lahat ng magagawa ninyo. Tama? Ito ang maganda. Yung araw na binigay ninyo yan para sa inyong pupuntahan, siguraduhin ninyo na makukuha ninyo yung makukuha ninyo. Sapagkat ang araw na ito, hindi na babalik. Iba na ang bukas. Tama? Sa madaling salita, yung bawat pagkakataon ay huwag niyong pakakawalan. Sapagkat ngayon lang yan. Bukas iba naman yon. Okay? Kaya sabi doon, maging ang mga bulag na ito, sumunod ng sumunod. Eh, ibig sabihin, talagang hindi nila nilubayan ang ating Panginoon. Okay? So hanggang dito, mayroon tayong 5 bagay na ating tatalakayin. Number 1, okay, sabi dyan, mayroong 5 bagay na tiyak na tinutugo ng Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya. Tiyak po ito, ha? Tiyak. Bakit ko nasabi na tiyak? Kung inyo naman nabasa yung talata, tiyak talaga na natukuha nila yung kanilang kailangan. Ano yung kailangan ninyo ngayon? May kailangan ba kayo kay Jesus? Di ba? Kung mayroon kayong kailangan kay Jesus, siguraduhin ninyo na siya ngayon yung pinupuntahan ninyo. Lalabas kayo rito, dala ninyo yung gusto nyong makuha sa Kanya. Dahil lumabas po dito ang bulag na ito na dala nila, natanggap nila yung kanilang hiningi kay Jesus. Harinawa sa oras na ito, bago man tayo dito umalis, ay natanggap mo yung hinihingi mo kay Jesus. Number 1. Sabi ho riyan, believe completely and do not hesitate to come to Jesus. Magtiwala ka ng buo at huwag mag-aatubiling lumapit kay Jesus. Maliwanag sa kanila. Alam nila yung kanilang gagawin. Nakapix sa kanilang mind, yung focus nila talaga ay si Jesus. Tama? Kung inyong papansinin, sapagkat kilala na ang Panginoong Jesus noon, hindi lang silang 2 yung tao ron. Humigit pa doon. Liban doon, marahil,
Marami talagang mga tao na sumusunod kay Jesus sapagkat nangangailangan ng tulong ni Jesus. Marahil ang iba ay ang sadya lang talaga doon ay gusto ko lang makita, gusto ko lang gumaling, gusto ko lang may makuha sa ating Panginoon. Magkakaiba yung isip ng tao na naroon sa lugar na yon. Okay? Pero kung inyong papansinin ang bulag na ito, na talagay sila, mayroon silang pinuporsige na determinado sila na mayroon silang mapapala sa paglapit nila kay Jesus. Kayo ngayon, pagpunta ba ng simbahan ninyo, alam ninyong mayroon kayong mapapala? Sana sa bawat pagpunta ng simbahan natin, mayroon tayong napapala. Baka sasabihin lang natin, nagsasayang lang ako ng panahon, pupunta ako doon sa simbahan, uupo ako ng 1 hour or 2 hours, baka nagsasayang. Hindi kapatid, hindi ka nagsasayang kung ikaw ay pumupunta ng simbahan. Mayroon kang mapapala sa Panginoon. Okay? Kaya sabi ho riyan, na binabanggit, believe completely and do not hesitate to come to Jesus. Hindi sila nag-alinlangan ha, hindi nila tinina yung sarili nila, kinahabagan nila yung sarili. Kundi ang kanilang ginawa, kahit ganito tayo, porsige natin, punta tayo kay Jesus. Dahil mayroon silang pangangailangan. Ang unang pangangailangan nila, gusto nilang makakita. Gusto nila na mapanumbalik yung kanilang paningin. Ang hirap ng isang bulag. Di ba? Ang hirap ng isang bulag. Madilim sa'yo yung lahat. Madilim yung sarili para sa'yo. Hindi mo nakita yung ginawa ng Diyos. Ngayon gusto nila na makakita, na makita yung ano ba yung ginawa ng Panginoon liban sa akin, kundi ano ba yung mayroon sa labas. Pero inyong makita dito na kinakailangan sa bawat isa sa atin, ikaw, kalapit ka sa ating Panginoon, siguraduhin mo mayroon kang paniniwala. Siguraduhin mo na hindi ka mag-aalinlangan sa paglapit sa Panginoon. Di ba? Hindi maganda na ikaw ay lalapit na nagdudulawang. Dapat buo. Buo ang puso mo, buo yung buhay mo na ikaw ay lalapit kay Jesus. Okay? Kaya sabi ho riyan, sa 27, verse 27, sabi ho riyan, when Jesus was living there, 2 blind men followed him. Hindi ho biro yung pagsusunod-sunod kay Jesus, lalo na pag ikaw ay isang bulag. Diba? Pwede nyo pakita si Ternomy kung ano yung ginawa ng Panginoon dito sa dalawang bulag na ito. Ayan yung dalawang bulag. Diba? Ang bulag, kadalasan po, may tungkod eh. Di po ba? Kasi hindi ka naman pwede maglakad na mag-isa. Pwedeng may tungkod ka o liban doon sa may tungkod ka, pwedeng may tao na kasama ka na para isama, para ikaw ay, anong tawag na yung aakayin ka. Ah, di ba? Aakayin ka. So, yan po yan. So, kaya sabi ho riyan sa 27, when Jesus was living there, 2 blind men followed him and they cried out, have mercy on us, son of David. Di ba? Napakahalaga po sa Panginoon yung lagi ka nagmamakaawa sa kanya. Amen? Have mercy on us, Lord. Di ba? Ang Panginoon, alam naman natin na mahabagin. Sa bawat paglapit natin, sinisigurado niya na tayo ay kanyang pakikinggan. At hindi kanya iiwan na parang isang tao na lumalapit sa inyo, iiwan ka na wala kang dala. Pero ang Panginoon ay hindi ganun. Iiwan ka, o kaya isasabihin, umuwi ka na, mayroon kang dala-dala ang pagpapala mula sa kanya. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo ba yung tinutukoy kong pagpapala sa kanya? Hindi ho siya luhuan nang sila ay umuwi. Sapagkat bit-bit nila, nakuha nila yung kanilang paniniwala doon kay Jesus. Dahil sa kanilang pagsunod ng pagsunod. Di ba? Sinundan nila ng sinundan. Hindi sila nananawa na sundan sa Jesus. Maging pagpasok ng bahay, andun sila. Asana tayo gayon din. Hindi tayo yung nananawa. Dapat lalo tayong lumalapit ng lumalapit ng lumalapit. Lalo na kung ikaw ay mayroong hinanakit sa buhay mo, lapit ka lang ng lapit sa hindi mo kailangan na ikaw matras, kundi lalapit, lapit ng lalapit. Di ba? Pag may problema ka, ganun yung ginagawa dapat natin. Hindi yung pag ikaw ay problema, minsan yung tindisi natin, ayaw na natin pumunta sa Panginoon. Hindi. Lalo ka dapat lumalapit sapagkat wala kang makakaramay sa iyong kalagayan, kundi ang ating Panginoon. Tama ba? Siya yung makakaramay sa iyo. Ako kahit yung sa pagkakataon na ako may problema, lalapitan ko yung Panginoon.
siya yung makapagbibigay sa akin ng higit. Oo, may maibibigay sa akin yung anak, yung aking asawa, subalit higit na mayroong maibibigay ang Diyos para sa akin. Para damayan niya ako sa aking kalagayan. O dinamayan ng Panginoon dahil sa kanilang pagsunod ng pagsunod. Okay? Ano yung sinabi po dito? Sa 1 John 5:14. Basahin po natin. 1 John chapter 5 verse 14. O ano ho yung sinabi dito ni Juan sa 5:14? Basahin po natin ha. Sabi diyan 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya. Di ba? Sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Naaayon ba sa kalooban yung nangyari sa bulag? Amen. Naaayon. Huwag tayo mag-aatubiling lumapit sa ating Panginoon. Huwag kayong mahihiya. Mahina nakit man kayo o wala, huwag kayong mahihiya na lumapit sa Diyos. Tama? Alam niyo ba yung bagahe ng bulag? Alam niyo ba yung bigat ng kanilang nararamdaman? Hindi kasing bigat nung mayroong talagang nakakakita. Sobrang bigat ng kanilang daladalahin. Mabigat yun sa kanila. Alam niyo ba lahat tayo ngayon, mayroong mga bigat na dinadala. Pero yung bigat na yan, ipasa Diyos mo siya. Kung mayroong kang tiwala sa Panginoon, bitawan mo sa Panginoon ang bigat ng iyong nararanasan. Di ba? Itong bulag na ito, wala naman silang malalapitan na naiba eh. Kundi, ihinga ko na lang ito kay Jesus. Eh kung luluubin niya, wag lang tayo mag-aatubiling lumapit sa Panginoon. Believe. Believe completely. Di ba? And do not hesitate to come to Jesus. Huwag kang mag-alinlangan. Siya talaga ay sumasagot ng ating mga hinaing natin. Ano ba yung daing mo? Ibigay mo sa Panginoon. Di ba? So sabi diyan sa ating binasa. So ano pa po yung sinabi sa Matthew 11:6? Sa Matthew 11:6, sabi diyan, those who do not stumble in their faith because of me are blessed. Pwede ba natin palagpakan ng Panginoon? O tingnan niyo ho yan. Ang sarap po nito, sabi diyan. Di ba? 11 verse 9. Ang sinabi ho rito, 9 ba? 6. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Oh. Hindi mo kailangan mag-alinlangan. Hindi mo kailangan mag-atubili sa Panginoon. Kung yung bulag na yun na napakahirap na tingnan, na imposible sa paningin ng tao, pero tingnan niyo po yung nangyari dahil wala silang pag-aatubili. Nangyari. Yung ibig nilang mangyari sa kanilang buhay. Di ba? So huwag tayo mag-aatubili. Lagi tayo pupunta sa ating Panginoon. Pangalawa, He listens to the voice of our groaning, our cries. Ang Panginoon, alam niya kung ano yung iniiyak niya sa atin. Tama po ba? Malungkot sa buhay ng isang bulag yun eh. Hindi nila nakikita yung ginawa ng Panginoon, hindi nila magawa kung ano yung ginagawa ng talagang nakakakita. Ano yung daing nila? Di ba? Isabi dyan, He listens to the voice of our groaning. Yung ating daing, yung ating hinaing, yung ating iyak sa Panginoon. Amen o? Andyan ang Panginoon, handa kang pakinggan. Alam ng Diyos kung ikaw ay malungkot. Alam ng Diyos kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano yung kalagayan mo, kung ano yung dinadanas mo ngayon. Ang Diyos, ang gusto niya naman sa tao ay maging masaya eh. Ayaw ng Diyos na tao ay maging malungkot. Kaya itong pagkakataon na ito ay binigay ng Diyos ni Jesus sa dalawang bulag. Ito rin kasi yung pagkakataon nila na makalapit sa Panginoon. Ako yung nagpapasalamat sa inyo ha. Kasi karamihan ngayon, kahit mayroong pandemic, nasa layasan. Sapagkat, long weekend. Di ba? Pero salamat sa Diyos. Sapagkat sa ganitong sitwasyon, inuuna pa rin natin. Sapagkat ngayon ay hindi araw mo at hindi ko ito araw. Ito ay araw ng? Di ba?
Hindi nyo ito araw. At hindi ko ito araw. Ito ay araw na para sa Panginoon. Kaya sabi dyan, inyong mapapansin, sabi ho rito, naririnig niya ang tinig ng ating mga daing. Alam naman ng Panginoon yun eh. Pero nais pa rin ng Panginoon tayo ay lumapit sa Kanya. Alam niya yun. At hindi yung kaila. Alam niya nga kung ilang may, yung bilang ng mga buhok natin. Diba? Alam din ng Panginoon yung mga buhok natin eh. So alam din ng Panginoon ngayon kung ano yung kalagayan mo, kapatid. Amen? Okay. So sabi ho riyan sa verse 28. After Jesus went inside, the blind man went with him. He asked the man, "Do you believe that I can make you see again?" Ibalik natin sa, gawin natin praise, ha? Gawin natin. Palagay niyo po ba may magagawa sa inyo ngayon ang Panginoon sa nangyayari sa bahay ninyo? Mayroon. Tama? Dahil sabi natin, pakikinggan tayo ng ating Panginoon. Siguraduhin mo lang siya yung sadya mo dito ngayon. Kasi minsan may mga pumunta ng simbahan, iba yung sadya nila. Alam kasi ng dalawang bulag na ito kung sino yung kanilang pupuntahan. Si Jesus. Sana na kayo at ako, alam nyo ngayon kung bakit kayo pumunta dito ngayon. Okay, upang madala ninyo, mabit-bit ninyo kung ano yung ibibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Kaya sabi dyan, after Jesus went inside the blind man, tinanong ito ni Jesus eh. Then blind man went with him, he asked the man, "Do you believe that I can make you see again?" Ano yung sagot po ng dalawa? Yes. Diba? Ganun po yung bulag. Alam nila, "Son of David, have mercy on us." Ito yung lagay namin ngayon, ang hirap ng buhay ng ganito, Panginoon. Kahit mayroong liwanag, hindi namin alam yung liwanag. Mangyayari lamang yon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Anong sinabi sa 66 verse 19 ng Psalm? Sabi niyan, "But God has listened. He has heard my prayer." Maging sa ating, maging kay David, na binabanggit niya dito sa awit, sa 66 verse 19. Ang kanya naman ditong sinabi, basahin po natin ha, sa Tagalog. Sa 66 verse 19, ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, sa 66:19, "Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot." Ito yung pagpupuri at pasasalamat ni David sa ating Panginoon. Sapagkat yung kanyang daing, yung kanyang hinihingi ho rito, ay dumating sa kanya. Kaya nagpuri siya at nagpasalamat si David. Diba? So, inyong mapapansin dito na ang Panginoon ay tinanong dito na kung gusto ba talaga nila na manumbalik yung kanilang paningin. Hindi kailanman sila nagdalawang isip na magsabi ng opo. Hindi sila nagdalawang isip na magsabi, "Yes, Lord." Talagang buo yung kanilang damdamin. Andun yung paniniwala nila na may magagawa sa kanila si Jesus. Okay? Pangatlo, God listens to those who truly worship and follow His will. Okay? Nakikinig ang Diyos sa mga tunay na sumasamba at sumusunod sa kanyang kalooban. Palagay ba ninyo, hindi totoo yung ginawa ng bulag sa Jesus? Magkukonsumo sila ng oras na ganun na lamang? Hindi. Di ba? Hindi ho ganun yung kanilang isipan. Kundi, sabi dyan, nakikinig ang Diyos sa mga tunay na sumasamba. Tunay po yung ha. Yung tunay na sumasamba. Bakit po? Mayroon namang hindi tunay na sumasamba kahit andun sa simbahan eh. Kahit nga doon kay Jesus sa kanyang paglalakad doon, hindi naman iba yung tunay talaga na sumasamba sa kanya. Mayroon lang silang pangangailangan. Mayroon lang silang gustong makuha kay Jesus. Eh itong bulag na ito, masasabay na ba natin na tunay yung pagsamba? Amen. Bakit po? Anong sinabi niya? "Son of David, have mercy on us." Kinilala niya na si Jesus ay dakila, anak ng Diyos, lahi ni David, nagpapagaling. Oh, kinilala po ito ng dalawang bulag. Totoo na sinasamba nila si Jesus. Hindi naman sila doon pupunta na hindi nila sinasambay. Di ba? And then sabi dyan, na at sumunod sa kanyang kalooban.
Eh, sumusunod naman yung, sunod nga ng sunod sila, di ba? Eh, sunod tayo. Ano mangyari, mapagod man tayo, ang importante, andito tayo kay Jesus. Di ba? So, ano man yung kalooban ng Panginoon, ang importante, sumunod tayo sa Kanya, sumamban tayo kay Jesus. Kasi minsan, ang iba kasi, pagpupunta ng simbahan, gusto sa kanyang pagsimba ay mayroong laging kapalit. Di ba? Minsan, pag ikaw ang magta-tights, ang isip mo ay mayroong ibibigay ka agad sa akin ang Panginoon. Bakit hindi mo nalang ibigay sa kusang loob mo yung ibinibigay mo? Minsan, dumadating sa punto natin kasi may gusto ko lang makuha. Di ba? Pero tingnan niyo po itong bulag na ito. Makita niyo yung kanilang longing na gusto nila na, Panginoon, ito talaga kami. Ay sumasamba sila at sumusunod ang Panginoon. Di ba? So makita natin na nakita din ng Panginoon yung kanilang talagang pinagsisiksikan talaga nila yung sarili nila sa Kanya. At maganda yon. Di ba? Maganda na talagang nilalagay nila at pumupunta sila kay Jesus, talagang sinasamba nila. Okay? Sabi ho riyan, sa 29, din Jesus touched their eyes and said, because you believe. Di ba? Because you believe, I can make you see again. It will happen. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Kayo ba ay mayroong paniniwala ngayon sa Panginoon? Di ba? Ang sarap, di ba, na tayo ay maniniwala sa Panginoon sapagkat siya ay higit na mayroong magagawa. Okay? So, basahin ko po ulit ito sa inyo, ha? Sa Tagalog po ito. Ano po ito? Verse 31. Sabi niya yan sa verse, ay 31 po ba? 29. Sorry po. Verse 29. Sabi, at hinipon niya ang kanilang mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Anong paniniwala nila? Anong paniniwala nyo ngayon na dala nyo ngayon sa simbahan? Ano yung bit-bit yung paniniwala? Di ba? Mangyari kung ano yung paniniwala ninyo. Ang paniniwala nila na si Jesus ay mayroong magagawa sa buhay nila. Yung napakahirap na sitwasyon nila, na bulag sila, pero makita po ninyo yung sinabi ni Jesus, mangyari kung ano yung paniniwala ninyo. Ano yung paniniwala ninyo sa akin? Mangyari sa inyo. Di ba? So hindi natin kailangan na basta-bastahin yung ating Panginoon. So sabi niya sa 29, at hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. O, di ba? Hinipo ng Panginoon yung mata. Din pagkatapos po noon, nung nahipo yon, ay naliwanagan yung kanilang mga mata at nakakita sila ng tao. Nakita nila si Jesus. Di ba? Nakita niyo yung kapaligiran. Sa bawat buhay natin, bawat problema na mayroon tayo ngayon, hindi ka man bulag. Mayroon man kayong bigat ngayon na dinadala. Bakit hindi mo ibigay sa Diyos? At arinawa, hipuin tayong lahat ngayon ng Panginoon na maghilom yung sugat at sakit ng nating damdamin upang makita mo yung biyaya ng Panginoon. Alam nyo ba, yung dilim ang nagpapabigat sa atin. Yung darkness na yan na mayroon tayo ngayon, yun yung mabigat. Yun yung gusto ng Panginoon na alisin sa buhay natin upang magliwanag tayo. Gumaan yung pakiramdam. Diba? Diba nung mga nakaraan, si Ana, sinasaktan ni Pinena. Siya ay patuloy na kinukutya. Masakit yon. Pero sa bawat mga nangyayari sa atin, okay, sa bawat buhay natin, kung ikaw man ay nasaktan yung damdamin mo o nakasakit ka ng damdamin ng iba, lagi naway maging bukas yung puso natin. Natanggalin kung ano man yung nararamdaman natin. Tulad ng bulag na ito, kung gaano sila nakalaya, gaano sila kasiya na nawala sa kanila yung burden, yung bigat ng kanilang dinadala. Ang tao, pag laging may dinadalang bigat, nagiging bulag siya lalo. Amen? So tingnan niyo yung sinahana. Mas maigi pa na ilapit ko na lang sa Diyos yung aking daing, yung aking hinihingi sa Panginoon. Okay? So anuman yung mga nangyayari sa buhay natin, kung kayo man ay mayroong hinanakit, nasaktan man kayo ng tao. Again, oo, mahirap. Lalo na pag nabibitawan tayo ng hindi magagandang mga salita, o di kaya ay nasasaktan ka, pero ganun pa man,
ikaw ay Kristiyano, focus ka kay Jesus, wala naman mawala kung ikaw ay tanggalin mo yon. Okay? Lalo magiging maganda yung buhay mo, liliwanag yung paningin mo. Tulad ng bulag na ito, tinanggal na nila yung dati nilang buhay. Sila ngayon ay hinipo ng Panginoon at tagka mayroon sila ng paningin muli. Nung balik, na-restore yung kanilang paningin. Okay? Tayo ngayon, ang totoo, lahat tayo nakakakita. Pero ang totoo ngayon, hindi ko nakikita yung puso ninyo at damdamin ninyo kung anong mayroong laman siya. Na dapat mo ngayon siya ipahipo sa Panginoon at gumaling ka doon. Amen? Bulag ako doon sapagkat ako ay limitadong tao lamang. Tao na tulad ninyo. Pero ang Diyos, alam ng Diyos yung ano man yung lagay ng damdamin ninyo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang damdamin ng dalawang bulag. Kaya binigyan niya ito ng pagkakataon na sila ay makakita. Amen? Okay. Ano pa po yung isa ho rito? Sabi diyan sa John 9:31. Puntahan po natin. Sa John 9:31, ito naman ang kanyang sinasabi. 9:31. Sabi niya ho rito, 31, sabi niya, nagpakitang may kaningningan at nagkipag-usap sa kanya at pinag-usapan nila. Oh, tama ba? 9:31 po ba yan? Ayan. We all know that God does not listen to sinners. Bakit na ito ng 31? Bakit balik na dito? Ay, Lucas. Lucas pala ito. 9:31. So, sabi ho riyan sa 9:31, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kaluuman. Palagay po ba ninyo, masama ba ang dalawang bulag? Alam niyo ba na ang kasalanan ang nagiging hadlang kung bakit hindi mapakinggan yung panalangin natin? Puntahan niyo po yung Isaiah 59:2. Puntahan po ninyo. But your iniquities have hidden his face for have hidden. Tama ata yun. O basahin natin, itagalog natin dito. Have hidden his face from me ata yun na nakalagay doon. Pero tingnan po natin. Sabi diyan sa Isaiah 59:2, tingnan niyo po ah, tama ba? Ito tama. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan ng paglayo ninyo. Di ba? So sa paglapit ba ng mga bulag, ng bulag na ito, sila ba ay makasalanan? Hindi. So alam natin na hindi pinakikinggan ng Diyos yung makasalanan. E paano yung taong lumalapit sa Diyos na mayroong kang hinanakit? Pakikinggan ka ba talaga ng Diyos? Tanggalin mo muna yung iniquities mo. Tanggalin mo muna yung kasalanan. Okay? So, dahil sa sala na yan, oo, wala kang ang sala, ikaw yung nasaktan, pero sa paglapit sa Panginoon, kailangan mo talaga na maglinis at magpatawad. Tama ba? Kaya nyo? Kaya o hindi? Yun yung gusto mo sumunod sa Panginoon, ganun yung gawin mo. Yun yung kalooban ng Diyos eh. Yun yung dapat mong gawin. Tulad ng dalawang bulag. Amen? Nakakaiyak at masakit yun. Gusto mong bumawi, hindi ka makabawi. Eh, ganun talaga ang Kristiyano. Di ba? Ang Panginoon, dinura at minura. Sinapak, sinampal, lilagyan ng korona ng tinik. Pero may ginanti ba sila? May ginanti ba yung ating Panginoon Jesus? Wala. Yun yung buhay na pinakikita niya sa atin. Na ginagawa din dapat natin. Pangapat, God's sight is on the righteous and He is willing to listen to it. Okay? Ang paningin ng Diyos ay nasa mga matuwid at siya ay handang makinig nito. Naniniwala ba kayo na righteous to? Righteous po sila. At handa ang Diyos na pakinggan ang sino mang matuwid. Di ba? So sabi diyan ng Panginoon, ang paningin ng Diyos ay nasa mga matuwid at siya ay handang makinig dito. Di ba ang laki ng pabor nung nakakilala ka sa Panginoon? Pabor at benepisyo na binigay sa iyo ng Panginoon na handa siyang makinig doon sa taong matuwid. Subalit doon sa masama ay mahirap pakinggan. Ito po ay benepisyo sa pagtanggap mo sa Panginoon. Ito ay biyaya ng Diyos na ikaw ay kanyang pakikinggan sapagkat ikaw ay righteous people. The prayer of the righteous is effective. Okay, andyan po yan sa
James chapter 5. Okay? Nakalagay po yan dyan. Okay? So sabi dyan, sa ating binanggit, verse 30. Ano po yung sinabi sa verse 30? So malapit na tayo, pang-apat na po ito. Verse 30. Ano yung sinabi? Sa verse 30, ng ating binasa kanina, 9:30, ano po yung sinabi? Amen. Okay, sabi dito, at nakakita na sila, mahigpit ipinagbiling sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Amen ho? So inyong makikita po dito na sila ay nakakakita na dito sa pagkakataon na ito at sila ay pinagbilinan ng Panginoon, huwag niyo itong ipagsabi. Pero sa palagay ninyo, nangyari yung sinabi ng Panginoon? Diba yung dulo noon? Sa talata na ito, hindi naman ibig sabihin na masama yung ginawa ng bulag na ito. Okay? So ganun pa man, sabi niya rito sa pang-apat na ang paningin ng Diyos ay nasa mga matuwid at siya'y handang makinig nito. Ang tanong, napakinggan ba? Napakinggan, sapagkat kung inyong babasahin yung talata, nakakakita na sila dito. So napakinggan na sila. Okay? Napakinggan ng ating Panginoon. Then the men were able to see, but Jesus warned them to strongly saying, don't tell anyone about this. Okay? 1 Peter. 1 Peter chapter 3, verse 12. Ito naman ang kanyang sinabi. 1 Peter chapter 3, verse 12. Basahin po natin. Sabi dito sa 12 ng 1 Peter. Sabi niya, ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. So, di ba? Iba po yung ikaw ay matuwid kaysa doon sa mga taong lihis. Di ba? So, makita natin dito na ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid, panalangin nila ay malugod agad na dinirinig. So, pinatagal pa ba ng Panginoon? Hindi na pinatagal ng Panginoon, di po ba? O nung sila'y naglakad, nung sumunod ng bahay, nung pagpasok ng bahay, tinanong sila, naniniwala ba kayo sa akin na yun ay mapapagaling ko kayo? Sabi naman ng bulag, upo. Kinaumagahan ba ay nagsabi dito ang Panginoon, sige, bumalik kayo bukas at doon tayo, panibagong check-up. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, di ba? Pag may sakit ka, pupunta ka doon, and then pag na-check up ka na, hindi naman automatic na ikaw ay gagaling. Di ba? Pero makita niyo po dito si Jesus, yung pagpunta mo kay Jesus, mismong oras na yon pag-uwi mo, hindi ka pa umuwi, magaling ka na eh. Hindi na nagsabi ang Panginoon, sige, bumalik ka bukas at bukas, ipagpipri kita. Hindi ho ganun. Ang Panginoon mismo sa oras na yon ay binigyan na sila kagad ng kagalingan. Umuwi sila na nakalalakad. Umuwi na nakakakita sa daanan. Nakita nila kung ano yung nasa paligid. So, hindi sila pinabalik ni Jesus. So, ang Panginoon, kaya't maliwanag minabanggit dito, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay nalulugod agad na dinirinig. So, ito yun. So, tayong lahat paglalapit, kaya sabi natin kanina na alam mo yung sadya mo. Alam mo yung pupuntahan mo. Sino yung tao na iyong pupuntahan? Sino yung pupuntahan mo sa simbahan? Dahil sila, alam nila yon. Sana tayo ngayon na naririto, alam natin yon. Okay? So ito, yung panghuli. Panghuli, God grants our request. Ipinagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Yon, ibinigay ng Panginoon. Okay? So, sa buhay po nila noon ay hindi po natin ma-imagine eh. Kasi hindi naman tayo bulag. Pero alam naman natin, pag may dumadating talaga sa ating kakaiba, ay sobrang masaya tayo. So, higit na masaya itong bulag na ito. And then, sabi ho riyan, but the blind man lived and spread the news about Jesus all around the area. So, hindi nila napigilan. Ito yung nangyari sa amin. Diba? Ito yung nangyari sa amin. Ito yung ginawa sa amin ni Jesus. Nung kami lumapit ng lumapit ganito, hindi naman masama yung kanilang sinabi. Hindi naman sinila sinabi, hindi pagpupunta kay Jesus, magdala ka ng isang bayong. Wala naman.
kundi ang kanilang sinasabi nun sapagkat nag-run po, yun talaga yung sukli natin. Di ba? Kaya ang ginawa nila, sinabi nila, ito yung nangyari sa amin. Tingnan mo, bulag kami. Dati, ngayon, kami ngayon ay nakakakita na. Di ba? So, hindi maiwasan sa isang tao na hindi share ngayong kabutuhan na ginawa ng Diyos sa kanila. Okay? So, dito sa buhay natin, katulad ng bulag na ito, makita natin na sa kabila nun, ang kanilang ibinalita sa mga tao ay yung mabuting ginawa sa kanila ni Jesus. Di ba? Minsan kasi yung iba may ginawa na sa iyo ng mabuti, parang nangibabaw pa yung parang may kulang pa. Di ba? So dito yung pag-uwi nila, sapat na sa kanila na sila ay nakakakita. O sila ay nabuksan muli yung kanilang paningin. Na-restore muli yung kanilang paningin. Okay? Kaya sabi ho riyan, sa binasa natin, but the blind men leap and spread the news about Jesus all around that area. Okay? 1 John chapter 5 verse 15. Sabi diyan, if we know he hears us every time we ask him, we know we have what we ask from him. So alam naman natin na tayo ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Sa 1 John chapter 5 verse 15. Yamang alam natin dinirinigan niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang inihiling natin sa kanya. Tama po ba? So tayong lahat, ang Panginoon alam naman natin na siya ay dakila at kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible para sa atin. Amen po ba? Harinaway sa oras na ito na lumabas tayo dito na ang sinadya niyo dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito yung reminders ng God's words para sa atin, sa ating pagtatapos. Number one, when you need something from Jesus, don't let Him out of your sight. Huwag mong hayaang mapalayo sa paningin mo si Jesus. Sa katulad na panahon natin ngayon, huwag niyong sasayangin na huwag kayong makapunta ng simbahan. Okay? Huwag niyong gagawin yon. Let us fix our eyes on Jesus. Ano man yung nangyayari sa iyo ngayon. Kailangan mo ng isang bagay. Kapag kailangan mo ng isang bagay mula kay Jesus, huwag mo siyang hayaang mawala sa iyong paningin. Ano po yung nangyari po sa mga bulag? Hinayaan ba nila? Sinundan ng sinundan nila si Jesus. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na mawala sa kanila yon. Nasaan na si Jesus? Talagang nakapuko sila doon. Alam nila yung kanilang kailangan. Sadya talaga nila si Jesus. Sadya nyo ba ngayon ang ating Panginoon? Pangalawa, what we want will happen according to our belief in Jesus. Sa oras na ito, ang gusto natin ay mangyayari ayon sa ating paniniwala kay Jesus. Ano man yung paniniwala mo ngayon, sino sa inyo ngayon mayroong kailangan at mayroong kayong paniniwala kay Jesus? Kung ano man yung paniniwala nyo ngayon, mangyayari ito sa kalooban ng Diyos para sa inyo. Amen? Panghuli. Nothing is difficult with our Lord Jesus. Everything will happen according to His will. Sabi diyan, walang mahirap sa ating Panginoong Jesus. Ang lahat na mangyayari ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? So, lahat tayo ay naririto ay isa yung ating sadya upang ang ating Panginoon ay huwag mawala sa buhay natin. Huwag mawala sa ating paningin. Amen po ba? Ngayon pa lang, hanggang matapos man yung buhay natin, huwag mong pakakawalan sa buhay mo si Jesus. Huwag mong papakawalan sa iyong paningin si Jesus. Siya ang mayroong mga bagay na pwedeng magawa at mga bagay na pwedeng pangyarihin niya sa iyo na hindi mo inaasahan. Okay? Shall we pray and bow our head and let us pray to our God. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin at pinapasalamatan. Tulad o Diyos ng aming napag-aralan ngayon, Panginoon, naway o Diyos, huwag mawala kayo sa aming paningin. Sa buong buhay namin, Panginoon, naway naririto ka palagi, Panginoon. Lord, araw-araw o Diyos, lagi ka namin hinahanap, Panginoon, sapagkat ikaw o Diyos, yung sapat sa aming mga buhay, Panginoon. Mayroon man kami ngayon, O Diyos, bigat na nararamdaman sa buhay namin tulad ng
dalawang bulag na ito. Panginoon, iunat-unawa ang iyong kamay. Hipuin niyo yung bawat isa sa amin ngayon tulad ng pagkahipon ninyo ng dalawang mata o ng dalawang bulag na ito, yung kanilang mga mata, na sila o Diyos ay napanauli yung kanilang paningin. Ngayon, o Diyos, bulag ako na hindi ko talaga makita yung kanilang puso at damdamin sapagkat una sa lahat, hindi ako tulad ninyo, Panginoon. Ako'y isang taong hamak lamang, Panginoon. Subalit, sa mga oras, i-grant yung nawa, Panginoon, yung panalangin namin na ito. Saliksikin nyo yung buhay ng bawat isa. Alam ko, Diyos, na wala kaming maitatago, wala kaming maililihim sa inyo. Sa oras na ito, mangyari nawa, o Diyos, yung paniniwala ng bawat isa ayon sa kalooban ninyo. Lord, touch their hearts, O Lord Jesus. Pagalingin nyo yung bawat isa sa kanilang mga bighati, sa kanilang mga kalagayan ngayon, naway matagap yung kagalingan, Panginoon, tulad ng bulag na ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po. God bless po sa bawat isa. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ngayon po ay dadako na po tayo sa mayroon yatang pre-prepare ang mga prayer for tithes and offering. Sandali ha. Sandali lang po. Pong special number kung mayroon, wala ba? Wala po. Dito na po tayo sa ating tithes and offering at ipanalangin po ni Brother Doming Orozco. Ito, sandali. Ito minsan kasi nakalimutan. Mayroon po tayong Bible reading, Levitico 27 verse 30 to 34. Lahat ng ikapo maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. 31. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikapo, babayaran niya ito ayon sa kalakarang halaga at papatungan niya ng ikalimang parte ang halagang iyon. 32. Lahat ng ikapong tupa o baka, bawat ikasampung hayop ay para kay Yahweh. 33. Hindi iyon dapat siyasatin kung masama o hindi. Hindi rin maaring palitan. At kung papalitan man ang ipinalit ay pinalitan ay parihong nakatalaga kay Yahweh. Hindi na ito matutubos. 34. Ito ang mga tontonin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai upang tuparin ng mga Israelita. Purihin ang pagbasa ng ating Bible reading. Adadako muna po tayo sa ating tithes and offering at ito'y ipanalangin ni Brother Domingo Orozco. Lalakad di mapapago, magbibigay
Amen. Ating pong panalangin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa mga kaloob na ito, O Lord. Pagpalain mo na, Panginoon, ang mga kapatiran, O Diyos, na mga kapatiran, Panginoon, na siyang nagbigay ng mga kaloob na ito, O Lord. Pagpalain mo na, O Diyos, ang kanilang mga hanap buhay, anuman ang kanilang mga pinagkakakitaan sa araw-araw, O Diyos, nawa ipipagpalain mo, Panginoon. Lord, batid mo ang kalagayan ng bawat isa. Nawa, O Diyos, ay magkaroon ng masaganang buhay ng mga anak, Panginoon. At mayroong makakain sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga kapong ito. Nawa ito'y magamit sa pangangailangan ng bahay-sambahan, Panginoon. At pagpapalaganap ng iyong banal sa mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Dadako na po tayo sa closing song. At pagkatapos ay closing prayer ni Pastor Rodel Gapas. Awitin natin ang ating Panginoon. Trust in you.
Ikaw lamang Panginoon Lord na kailangan namin. Ikaw lamang O Diyos. Wala kang katulad Panginoon. Papasalamat kayo, O Diyos, ang aming kailangan sa lahat, O Diyos. You are all I need, Lord. Lord, you are more than enough in our lives, Lord Jesus. Lord God, nagpapasalamat kami. Papalad kami, O Diyos, sapagkat hindi kami, O Diyos, nag-aalinlangan, Panginoon, sa paglapit sa inyo. At hindi kami nag-atubili sapagkat alam namin ang tama, Panginoon, ang tama na aming lalapitan. Walang iba kundi kayo, Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan niyo, O Diyos, kami, maging sa panahon namin ngayon. Salamat, tinuruan niyo kami, O Diyos, na makapamuhay ng maayos. Na dati, O Diyos, ay kami, Panginoong God, O Diyos, ay hindi ganito, Panginoon. Tulad ng bulag na ito, Panginoon, namuhay sila ng mahabang panahon at araw sa kanilang kalagayan. Subalit, O Diyos, pinuspos niyo sila ng biyaya at ngayon ay may bago silang pagkatao, bagong buhay ng kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, aming lang nais sa aming mga paglalakbay ay wala kaming mga mabibigat na bagahe, Panginoon. Nais namin na lumakad sa inyong Panginoon. Lord, na ang dala-dala namin ay ang iyong pangalan na hindi kami nabibigatan, Panginoon. Salamat at tarinaway sa lahat ng mga sumusubaybay. Sino man sa kanila yung mayroong kabigatan,
karamdaman. Nawa yung Diyos, pagalingin niyo yung bawat isa. Lord God, lahat ng mga kapapanood nito, Panginoon, nawa yung Diyos, ang inyong kapangyarihan, o Diyos, ay dumako sa kanilang buhay at ang kagalingan ay matamupo nila, Panginoon. Gayun na rin sa amin na naririto. Sa lahat naming mga kapatiran, Lord, mga nasa ibang bansa o nasa malayong lugar at naririto, di ko po, o Diyos, matin yung kanilang kalagayan ngayon. Subalit, tinatas ko ang bawat isa. Sino mang mayroong karamdaman sa aming mga kapatiran, mga bata, kabataan, mga magulang, Lord, dinadalangin namin, Lord, ang kagalingan ay ibigay niyo po sa kanila. Sapagkat, Lord, kayo, o Diyos, ang Diyos ng tagapagpagaling. Tulad ng aming awitin, Panginoon, naniniwala kami na ang kagalingan ay ibibigay niyo sa bawat isa sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan na iyong ginawad, Panginoon. Kami ay lubos naniniwala na kami, o Diyos, ay lahat ay magagaling na, Panginoon. Salamat at sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, dalangin namin ang pag-iingat, pagpapala kami sa aming tahanan, sa aming daraanan, mapanghawakan namin ang kagalingan na mayroon kami ngayon, yung bagong pagkataong binigay ninyo sa amin. Salamat po ng marami. Itaas po natin yung ating isipan para lamang sa Kanya, ang ating mga puso para lamang sa Kanya. Tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Hari naway, sumaating lahat ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos at sa pagkikipag-isa ng Banal na Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa bawat isa. Yes, Lord Jesus. Dadako na po tayo sa newcomers. Jimuel Alvarez. Meron din po tayong birthday celebrant. Sister Almer Labiaga, November 4. Awitan na po natin.
upo mo na. So, welcome kay Jumel Alvarez and then sa may sa may kaarawan natin, Sister Mian and then Sister Almer. Pwede po kayo punta sa unahan at tayo po yung manalangin para sa inyo. Ngayon ay Pastor's Month din ngayon. So, gusto ko isabay na rin sa panalangin. Okay. Mamaya, kung gusto ninyo, may pupuntahan po ako. Bali, anin po yung pastor. Nagpaplano kami ni Sister Mian na magpasalubong sa kanila kahit konting biyaya. Kung gusto nyo ay tulungan nyo ako na kung mayroon kayong konting halaga na pwede po ninyong ibigay mamaya, ibibigay ko po sa pastor mamaya. Kung gusto ninyo, eh, bigay nyo na lang po sinisekretary kayo na Sister Mita para mag-contribute na rin kami at ibibili po natin para pasalubong doon sa mga pastor mamaya. And then, happy birthday. Okay. And then, welcome sa gawa. Okay. Let us pray. Lord, salamat sa oras na ito na naniniwala kami kay Jumel Panginoon na siya'y dinako niyo rito ay dahil nais ninyo, Diyos, na siya'y makapakinig ng iyong salita. Naniniwala kami na hindi ito aksidente na siya'y nakarating dito, kundi ito ay kalooban ninyo, Panginoon. Salamat sa taong ginamit niyo para sa kanya upang makapakinig ng iyong mga salita. Harinawa, yung kanyang napakinggan ay ito'y, Diyos, ay tumubo sa tulong ninyo, Panginoon. Naway mapalago niyo siya, Panginoon, sapagkat ang tanging ang magagawa namin ay ipahayag ang iyong salita, subalit kayo naman, Panginoon, God, ang nagpapalago. Salamat sa buhay niya, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pamilya, huwag niyo siyang pababayaan. At Lord, I pray sa aming may kaarawan, si Sister Almer, Sister Mian, salamat, O Diyos,
sa magandang buhay na binigay niyo sa kanila. Salamat sa buong taon na iningatan niyo sila bilang ina, bilang nanay ng tahanan. Lord, na minsan ay hindi napapansin yung pagod ng kanilang ginagawa, subalit kitang-kita niyo ito, Panginoon. Salamat po kami, O Diyos, pagkat hindi sila nananawa na maging isang nanay, bagkos patuloy niyang nilang pinangangatawanan ito, Panginoon, at ito'y napakahalaga na kanilang trabaho sa kanilang tahanan. Salamat sapagkat ang kanilang mga tinitiis ay patuloy niyo, O Diyos, sila kinukumport kung saan sila, O Diyos, ay nalulungkot, sila iyong dinadamayan. Salamat sa karawan, Mr. Mian, pagpalain niyo siya, Panginoon, naway ang kanyang pagiging mabuting ina ay ipagpatuloy niya ito, Panginoon. Batid naman namin na bawat magulang ay nasasaktan. Subalit, hiling namin patatagin niya. Panginoon, huwag niyo siyang pababayaan. Gayun na rin, Sister Almer, salamat sa kanyang paglilingkod. Paglilingkod nilang dalawa. I pray, O Diyos, maging sa kanyang buhay man ngayon, sa kanyang trabaho, sa kanyang tungkulin, gampanin, sa kanyang pamilya. Pagpalain mo po, Sister Almer, Panginoon. Yung hindi makalimot sa gawain para sa inyo, ito yung importante, Panginoon, para sa inyo. Pagpalain niyo siya. Lagi mo siyang gagabayan, maging mabuting ina. Naway, O Diyos, yung kanyang paninindigan na maglilingkod sa inyo, ay patuloy niya itong gawin, Panginoon. Salamat at ang taong ito ay aming binibigay, Panginoon God, sa inyo, mapagpala niyo silang dalawa, Panginoon. Salamat. Bukan, maganda. Kasigla ay patuloy niyo pong igaw. Ngayon na rin sa lahat ng mga pastor, Diyos, last day ngayon, Panginoon God, sapagkat itong October is Pastor's Month, I pray, Panginoon God, sa lahat ng mga pastor, hindi ko man, O Diyos, batid yung lahat ng kalagayan namin ngayong lahat, subalit ang tangi lang, O Diyos, naming ninanais. Palakasin niyo kami, bigyan niyo kami ng magandang kalusugan upang maipahayag namin ang iyong mga salita. Hindi lang naman ako, Panginoon, eh, kundi ang daming mga manggagawa, mga pastor, sa loob at labas man ng bansa, naway magpatuloy. Ano mang sitwasyon, ano mang kalagayan ng bawat isa, magpatuloy, ipahayag ito ng Panginoon. Salamat sa lahat, O Diyos. Puri ka namin sa tayo, Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. So maraming pong salamat. Welcome. Happy birthday. Happy birthday. Chains you broke me free. Now you're alive in me. I put you in control. Now I know who's I am. No more comparison. I'm certain in my soul. I'm part of your plan. My life's in your hands. Yes, dumako na po tayo sa ating next week schedule, general service. Presider next week, Sister Floor Manager, Sister Marianne. Prayer for worship, Sister Carol. Prayer for tithes and offering, Sister Maita. Sister Maita. Song leader, Sister Maika. Backup, Sister Almer and Sister Jalin. Drummer, drums, Brother Gia. Guitar, Sister Pete and Brother Derek. Keyboard, Sister Maxine. LED operator, Sister Naomi. Technical operator, Brother Kirby. Dito po nagtatapos ang ating gawain. Happy Lord's Day sa lahat. Thank you. Okay. So, announcement pa rin po liban doon kay Brother Sator. November na po next bukas. Okay. So, yung ating Thanksgiving is second week ng November. So, sa lahat ay nais po namin ipaalala sa inyo, ang month ng November is Thanksgiving po natin. So, kayo po yung bahala kung ano yung pwedeng yung dalhin. So, pwedeng cash kayo magdala, ilagay nyo lang sa sobre, huwag nyo ipakita. Sa sobre na lang. Tapos yung mga prutas or ano man yung pwede nyong dalhin. Basta Thanksgiving din natin yon. Anong pizza po yon? November 14.
Ay, birthday niyo. Oh, eksakto. Pupunta si Sister ano. So, sige ho. So, second week of November, yun yung ating Thanksgiving. So, yung lagi naman natin ginagawa. Magdadala kayo kung ano yung maibigan po ninyo, dalhin nyo po rito para pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Salamat po ng marami. Mayroon pa po ata announcement. Mayroon pa po. Sandali lang ho. Happy birthday. Hello po. May announcement po para po sa mga bago pong backup na nakausap ko na po at saka mga gusto pa pong sumali sa pagiging backup. Welcome po kayo and meron po tayong kaunting meeting lang po. And the rest pwede na pong umuwi. Marami pong salamat. God bless po. Hallelujah. Papurihan kayo, Panginoon. We are BGTC Church Army. Thank you for watching. Please like, comment, share, and please subscribe.